Today's topic is about triangle congruence postulates, SSS, SAS, and ASA. Before we proceed, kailangan alam natin ang ibig sabihin ng triangle congruent. Dalawang triangles ay congruent kapag ang bawat magka-corresponding angles at bawat magka-corresponding sides ay congruent. Then, masasabi natin na ang dalawang triangles ay congruent. Pero hindi naman kailangan na given lahat ng angles at sides para malaman natin na ang dalawang triangles ay congruent. Pwedeng tatlo na measurements lang ang given sa triangles at malalaman na natin na ang dalawang triangles ay congruent. Now let's proceed to our topic. Our topic is about triangle congruence postulates, SSS, SAS, and ASA. Let's start with side-side-side or SSS postulate. Dito, if three sides of one triangle are congruent to three sides of another triangle, then the two triangles are congruent. So, ibig sabihin, kahit tatlong sides lang ang given sa dalawang triangle, masasabi na nating congruent ang dalawang triangle if and only if yung tatlong sides sa unang triangle ay congruent sa corresponding na tatlong sides sa pangalawang triangle. Example, we have two triangles. Ang isang side nila ay congruent. Ang isa pang side nila ay congruent. At ang isa pang side nila ay congruent din. Ang ibig sabihin ng mga lines ay kapag magkapareho ng bilang na lines ay magkapareho ng measurements or congruent. So dito sa example na to, masasabi natin na ang dalawang triangles ay congruent gamit ang side-side-side or SSS postulate. Again, sa side-side-side or SSS postulate, ang tatlong sides sa unang triangle ay kailangan congruent sa corresponding na tatlong sides sa isa pang triangle para masabi natin na ang dalawang triangles ay congruent. Next, side-angle-side or SAS postulate. If two sides and the included angle of a triangle are congruent to the two sides and the included angle of another triangle, then the two triangles are congruent. Dito naman, ang given ay dalawang sides at isang included angle. Ibig sabihin ng included angle ay napapagitnaan nung dalawang sides. Again, dalawang sides at isang included angle sa unang triangle ay kailangan congruent sa dalawang sides at included angle sa pangalawang triangle para masabi natin na ang dalawang triangles ay congruent. Example, using figures, meron ulit tayong dalawang triangles. Ang side nilang ito ay congruent. At ang isa pang side ay congruent. Then, ang included angle nila ay congruent din. Ibig sabihin, masasabi natin na ang dalawang triangles na to ay congruent gamit ang side, angle, side, or SAS postulate. Again, kailangan ang dalawang sides at isang included angle ng isang triangle ay congruent sa corresponding na dalawang sides at isang included angle ng isa pang triangle bago natin masabi na ang dalawang triangles ay congruent gamit ang side, angle, side or SAS postulate. Pwede rin gumamit ng ibang sides at ibang angle basta kailangan dalawang sides at isang included angle ang magkakongruent sa dalawang triangles. Pwede rin ang ganitong example at ang ganitong example.
Same pa rin na congruent gamit ang side angle side or SAS postulate. The next one is angle side angle or ASA postulate. If two angles and the included side of a triangle are congruent to two angles and the included side of another triangle, then the two triangles are congruent. Kung kanina dalawang sides at isang included angle, ngayon naman dalawang angles at isang included side ang kailangang congruent sa dalawang angles at isang included side ng isa pang triangle para masabi natin na ang dalawang triangles ay congruent. Example using figure. Same triangle. If congruent ang dalawang angles at isang included side ng dalawang triangles, masasabi natin na ang dalawang triangles ay congruent gamit ang angle side angle or ASA postulate. Again, dalawang angles at isang included side sa isang triangle ay kailangan congruent sa corresponding na dalawang angles at isang included side ng isa pang triangle para masabi natin na ang dalawang triangles ay congruent. Pwede rin gamitin yung ibang angles at ibang sides, basta kailangan dalawang angles at isang included side. Pwede rin ang example na to. At itong example. Now, let's have a practice. What triangle congruence postulate is used that proves that the two triangles are congruent? So, alamin natin kung anong triangle congruence postulate ang ginamit para ma-prove na ang dalawang triangles ay congruent. Let's say meron tayong dalawang triangles. Kung mapapansin nyo, magkaiba ang position ng dalawang triangles. Pero malalaman pa rin natin na congruent ang dalawang triangles if mag-match yung diniscuss natin kanina na tatlong triangle congruence postulates. Example, ito yung mga given na measurements. So, kung mapapansin nyo, sa unang triangle, merong dalawang sides at isang included angle na given. At sa pangalawang triangle naman, ay dalawang sides at isang included angle din ang given. Kung mapapansin nyo, ang bawat magka-corresponding sides ay congruent dahil sa bilang ng guhit. At ang magka-corresponding angles ay congruent dahil sa bilang ng arc. So, ibig sabihin, masasabi natin na ang dalawang triangles na to ay congruent gamit ang side angle side or SAS postulate. Madali lang malaman na ang dalawang triangle ay congruent gamit ang SAS postulate. Basta ang kailangan lang mapansin ay may given na dalawang sides at isang included sa dalawang triangles. Another example. So, ang tatlong sides sa unang triangle ay given. Ganon din sa pangalawang triangle. So, obviously, these two triangles are congruent dahil kung mapapansin nyo, ang magka-corresponding sides or bilang ng mga guhit sa bawat sides ay congruent sa corresponding na tatlong sides sa isang triangle. At mapuprove natin na ang dalawang triangles na to ay congruent gamit ang side-side-side or SSS postulate. Madali lang ma-determine kung side-side-side or SSS postulate ang pang-prove natin dahil ang kailangan lang na given ay tatlong sides sa isang triangle at tatlong sides sa isang triangle. Another example. So, sa unang triangle, merong dalawang angles at isang included side
Ganon din sa pangalawang triangle, dalawang angles at isang included side. Kung mapapansin nyo, congruent ang magka-corresponding angles at magka-corresponding na included side dahil sa bilang ng arc at bilang ng guhit. So, masasabi natin na ang dalawang triangles na to ay congruent gamit ang angle side angle or ASA postulate. Madali lang din malaman kung ang ginamit ay angle side angle or ASA postulate. Basta ang kailangan na given ay dalawang angles at isang included side sa isang triangle at dalawang angles at isang included side din sa isa pang triangle. Kailangan magka-congruent ang magka-corresponding angles. And last example, maglagay naman tayo ng measurements. Okay, so meron tayong given na dalawang triangles na may mga measurements. Sa unang triangle, given ang dalawang angles at isang included side. Same din sa isa pang triangle. Kung mapapansin, may eksaktong measurements na tayo. Meron tayong 47 degrees at 46 degrees angle sa unang triangle. At ang measure ng included side nila ay 5. Same din sa pangalawang triangle. Merong 46 degrees at 47 degrees na angles. At ang measure ng included side nila ay 5 din. So, ibig sabihin, ang magka-corresponding angles at magka-corresponding na included side ay congruent. So, dun pa lang, masasabi na natin na ang dalawang triangle ay congruent gamit ang angle side angle or ASA postulate. Dahil dalawang angles at isang included side sa isang triangle ay congruent sa dalawang angles at included side ng isa pang triangle. So, ang dalawang triangles na to ay congruent gamit ang angle side angle or ASA postulate. Again, hindi kailangan na ang dalawang triangles ay magkapareho ang ayos para malaman natin na ang dalawang triangles ay congruent. And that's all for triangle congruence postulate. SSS, SAS, and ASA.